Good morning po mga kapatid. Good morning po sa mga kasama po natin online at sa mga kasama po natin sa Senior Citizen Room. Ang mga doktor ay may iba't ibang mga aparatos na ginagamit para masuri ang katawan ng isang tao. Halimbawa, gumagamit sila ng kung tawagin nila yung MRI, papasok ka ron sa aparatos na yan para suriin ang iyong katawan. Meron CT scan, siguro yung iba na experience na ito, X-ray, ultrasound, at iba't iba pang mga aparatus. Ginagamit nila yan para malaman kung anong kondisyon ng katawan ng tao, anong kondisyon ng utak, ng kanyang skull, ng kanyang ugat, ng kanyang buto, at ng kanyang mga internal organs. Diba? Para masuri kung okay pa ba, kung hindi na, at kung ano ang pwedeng gawin. Pero paano nga ba malalaman ang ugali ng isang tao? Diba? Kung may gumagamit ng aparatos para malaman yung kondisyon ng katawan natin, paano naman natin malalaman ang kondisyon ng ating mga pag-uugali? So, pag tinignan mo ba ang katabi mo, alam mo na agad ang ugali niya? So, tingnan mo. Alam mo kung ano ugali niyan? Sa itsura pa lang, alam ko na. Extra rice po ito. Di ba? So, kung gusto mong malaman ang tunay na ugali ng isang tao, hindi mo naman kailangan gumamit ng aparatus. Ano? Simple lang naman ang paraang itinuro ni Jesus. Pakinggan mo siya kung paano siya magsalita, makikilala mo kung anong ugali niya. Dahil nakikilala ang tao, kung paano siya magsalita, kung anong lumalabas sa kanyang bibig. Mateo 12:34, sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So sa salita, sa pagsasalita, paano magsalita ang isang tao, doon natin siya nakikilala. Kasi yun daw ang laman ng kanyang puso. Kaya sabi ni Jesus, tingnan mo, pakinggan mo, paano siya magbitiw ng salita, kung anong lumalabas sa kanyang bibig, makikilala mo ang tunay niyang pag-uugali. So hindi sa panlabas na anyo ang basihan para makilala ang tao. Kasi tayo minsan, di ba, at tinitingnan natin yung panlabas. Nagiging judgmental na tayo pag ganun. Ano? So pakinggan mo muna siya. Pag narinig mo siya kung paano siya magsalita, doon mo malalaman ang tunay niyang pag-uugali. Madalas, ang tao maganda sa labas, pero ang pangit sa loob. Merong mga tao na mukhang mababait, pero ang sama pala ng ugali. Meron namang mga tao na mukhang masasama, pero ang bait pala pag nakausap mo. Kaya may ganyang mga tao, tingnan mo ang katabi mo. Sige, tingnan mo. Di ba mukhang masama? Mukhang walang gagawing mabuti to, brother. Ano? Pag ito ang i-judge ko, yung kanyang panlabas. Pero sa totoo lang, bambait niyan. Maniwala kayo. Bambait niyan. Wala sa itsura yan eh. Ano? Naroon yan sa buhay natin at sa pagsasalita natin. Hindi dahil nagbigay ang isang taon, nag-offer, nag-donate, mabait. Di ba? Pakinggan mo siya pagkatapos niyang magbigay. Doon mo malalaman kung totoo siyang mabait. Baka naman pagkatapos niyang mag-abot, pagkatapos niyang mag-donate, sabi niya pagtalikod mo, mga linta kayo, asa kayo ng asa. Puro na lang ako, sa akin na lang kayo nagsusulisit, lagi na lang ako ang ano, ginagawa niyong ninang, mga ganyan, ano. Ginagawa niyo akong ninong. Samantalang nang iabot mo invitation, thank you. Ha? Ngiting-ngiti siya. Tanggap mo, oh, bait talaga ni ninong. Ha? Ganyan. Pero pag talikod mo, ay kung ano-ano mga sinabi. Kaya ang tao nakikilala, hindi dahil dun sa kanyang mukha at kung paano mo siya kaharap. Pakinggan mo siya kung paano siya nagsalita. Doon mo malalaman kung ano ang totoong ugali niya. Minsan may mga tao masipag sa gawain. Lahat ng gawain sa lokal, sa probinsyal at maging sa nasyonal, dinaluhan niya. O, hindi naman ibig sabihin, mabuting tao yun. Dahil lang lagi siyang present. Kung lagi naman siya nasa umpukan ng mga Marites, ano, edi wala rin kwenta yun. Ganun ang ibig sabihin niya, mga kabatid. Kaya madalas tayong pinag-iingat ng Biblia kung paano tayo magsasalita. Santiago 1:19, tandaan niyo ito mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig
dahan-dahan sa pananalita. Alam niyo ibig sabihin ng dadahan-dahan sa pagsasalita? Pag-isipan niyo munang mabuti ang sasabihin niyo. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. Kaya di ba sabi ng mga matatanda, bago mo sabihin ang isang sasabihin mo, pag-isipan mo muna ng dalawang beses. Dahil hindi mo na yung maibabalik. Diba? Kaya dahan-dahan. So kung meron kayong gusto sabihin, pag-isipan niyo mabuti. Dahil hindi na ninyo mababawi yung anumang sasabihin natin. Sabi ni Haring Solomon, there is a time for everything. May panahon talaga na tayo nagsasalita. May panahon na tayo nananahimik. May mga panahon na kailangan sabihin nyo ang isang salita. May mga panahon naman na kailangan manahimik ka na lang. Huwag mo na lang sabihin. Yung mga salita, mga kapatid, na dapat sinasabi natin, laging sinasabi at agad dapat sinasabi, lalo na kung yan ay makakabuti, yan ay makakatulong, yan ay makapagpapalakas, sabihin nyo agad. Pero kung ang isang salita hindi makakabuti, hindi makakatulong, makapagpapahina pa, huwag nyo na lang sabihin, sarilinin na lang ninyo. Sa ano man ang mga hindi dapat lumalabas sa bibig natin? Ano yung mga salita na dapat kinukontrol nating lumabas sa bibig natin? Una, syempre yung mga hurtful words like bad words. Huwag na huwag lalabas sa bibig natin yung mga bad words. Diba? Napakaraming bad words, lalo na sa panahon natin. Wala tayo dapat nilalabas sa bibig natin yan. Lalo na ngayon, napansin nyo, bad words became common words. Napansin nyo mga kapatid, yung murahan, yung panunungayaw, parang naging common sa bahay. Diba? Yung mga murahan ng mga magulang, ng mga anak, parang wala lang sa kanila. Diba? Sa eskwelahan, sa mga office, opisina natin, sa kalsada. Diba? So, ganyan, naging pangkaraniwan yung murahan ng tao. Minsan napansin nyo, kaliliit na bata, kalulutong kong magmura. Hindi yan biro ha, totoo yan mga kapatid. Siguro narinig nyo na yan sa apo nyo, o sa kalaro ng apo nyo. Diba? So, talagang kaliliit pang mga bata, talagang kung magmura ay talagang grabe, malulutong. Samantalang nung panahon natin, marinig kang magmura, literal na dudugo ang nguso mo. Talagang hahambalusin niya ng nanay mo, ng tatay mo pag narinig yan. Pero ngayon, naging common. Murahan sa bahay, talagang ganun-ganun na lamang. Naging normal, naging way of life na. Naging common na sa pandinig ng tao ang murahan. Lalo na sa social media. Sa mga videos na pinanunood natin o pinanunood ng mga anak natin, 'di ba, lalo sa mga viral videos, ano, kasi alam nyo, hindi nagba-viral pag walang murahan eh. Hindi nakakatawa yata ngayon pag walang nagmumura. Kasi ganun na nangyari. Kailangan nagmumura ka para matawa ang tao. Dapat nagmumura ka para mag-viral ka. Kaya nag-iisip ako, paano kayo mag-viral ng mga videos ko? Magmura kaya ako? Ano? Baka mag-viral tayo ngayon ano? Pag nagmura tayo. So, ganun na nangyayari mga kabadid. So, hindi dapat. Kailangan panatilihin nating pure ang ating pong mga bibig. Walang lalabas na bad words. 1 Timothy 4.12, huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita. Siyempre, ang konteksto nito, kabataan si Timoteo. Sabi niya, huwag mong hayaang maliitin ka ng mga tao sa paligid mo. Ngayon, lagyan natin ng magandang konteksto. Sa lahat ng buhay natin, huwag niyo nga hayaang maliitin tayo. Dahil mababa ang posisyon mo, mababa ang kalalagayan mo sa buhay, kabataan ka, bata ka, whatever, na nasa mababa kang kalalagayan, huwag mong hayaan na nasa baba ka na, minamaliit ka pa. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. So ngayon, sabi niya, paano mo patataasin ang antas ng buhay mo, ang antas ng pagkatao mo, ang respeto ng tao sa buhay mo? Sabi niya, kahit nasa baba kang kalalagayan, maging good example ka sa iyong pagsasalita. Hindi yung ang bababa mo na, lalo mo pang pinababa ang pagkatao mo dahil mura ka ng mura. Dahil ang buhay mo puro na lang panunungayaw. Yan ang kailangan natututunan natin. Di ba na dapat iniiwasan natin ang ganitong mga bagay. Be a good example sa pananalita natin. Mateo 27:66-75. Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanyang isang alilang babae at nagsabi, ikaw man ay kasama ng taga-Galileyang si Jesus. Datapos siya'y kumaila sa harapan nilang lahat at sinabi, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At paglabas niya sa portico ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa
nangaroon. Ang taong ito'y kasama rin ni Jesus na taga Nazareth. Muling kumailang may sumpa, hindi ko nakikilala ang tao. At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang mga nangkatayo roon sa kanilang at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan, ikaw man ay isa rin sa kanila sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita. Nang magkagayoy, nagpasimula siya ang manungayaw at manumpa. Hindi ko nakikilala ang tao at pagdakay tumilao kang manok at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilao kang manok, ikakailan mo akong makaitlo. At siya'y lumabas at nanangis ng buong inam. We know this story. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, darating ang araw, iiwan niyo akong lahat, dadakpin ako, pahihirapan ako. Sabi ni Peter, hindi ko hahayaang mangyari ang Panginoon. Over my dead body. Sabi ni Jesus sa kanya, magtigil ka nga, Pedro. yung mga ganyang diskarte mo, yan ang nagpapahamak sa'yo. Sabi ni Jesus sa kanya, bago tumila akong manok, ikakaila mo ko na tatlong beses. At nangyari, sabi ng mga tao, kasamahan mo yan ah. Sabi niya, hindi ha? So lagi siya sinasabi, oh, kasamahan mo. Yung pangatlo, sabi, kasamahan mo yan. Kitang-kita at dinig na dinig sa iyong punto. May punto siya ng pagsasalita eh. Sabi niya, kapareho mo siya. So kayo magkakasama talaga. Anong ginawa ni Pedro? Nagmura na. Nanungayaw. Then, biglang tumilao kang manok. Sabi ng manok, taksil, taksil. Ano? Tumilao kang manok, tsaka naalala, oy, oo nga. Sabi ng Panginoong Jesus yun. Ano? Na ikakaila niya si Jesus ng tatlong beses. Take note. Ito yung point na din. Nagmura si Pedro. Nanungayaw. Bakit siya nanungayaw? Bakit siya nagmura? To convince them na hindi siya follower ni Jesus. Ayaw kasi nilang maniwala. Tatlong beses na siya sinabihan, hindi, follower ka. Hindi ah, follower ka talaga. Sabi pa nga nung pangatlo, hindi, may punto ka eh. Taka Nazareth ka, kapareho mo siya. Magkakasama kayo niyan. Aba, nagmura na siya to convince them na hindi siya follower. Dahil ang mga follower ni Jesus, hindi nagmumura. Tanim mong katabi mo, nagmumura ka ba? Di ba? Ang mga follower ni Jesus di nagmumura ha. Matthew 5:21. Narinig ninyo na sinasabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang nabubuod sa kanyang kapatid mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Take note, ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay manganganib at mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Noon naman, limited lang naman yung mga panunungayaw, yung mga bad words. Ano po? So isa dyan yung salitang ito na binanggit na ulol ka. Sa ating kasingin, ang dami ng mga bad words. Kung ano-ano na, ng mga masasakit na salita. Pero sa kanila, ito yung common. Ito yung mabigat na salita na binibigat to degrade the person. Diba? Ulol ka, sasabihin nila. Sabi ng Panginoong Jesus, sino mang magsabi nito sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, parurusaan sa impyerno. So hindi lang pala liars go to hell. Sabi ng Revelation 21:8, diba? Hindi lang liars go to hell. Alam niyo kung sino pa? Palamura go to hell. Yan pa pala yan. Tingnan mo katabi mo. Mukha bang go to hell? Diba? Mukha bang palamura? O sabihin mo sa kanya kung palamura yan. Palamura go to hell. Tandaan mo yan. Sabi ng Bible, ha? Hindi naman tayo. Okay, tuloy natin. Deuteronomy 9:4. After the Lord your God has driven them out before you, do not say to yourself, the Lord has brought me here to take possession of this land because of my righteousness. No, it is on account of wickedness of this nation that the Lord is going to drive them out before you. So inihanda ng Panginoong Isus ang Israel, papasok sila sa Kanaan, sa lugar na isang masagana, mayaman sa lahat ng bagay. Sabi niya, paalisin natin ang lahat ng nakatira ron. Kakamkamin niyo ang lupain, magiging masagana kayo. But take note, huwag niyong iisipin na kaya kayo naroon, kaya niyo na-receive ang lahat ng bagay na ito, kaya sumagana ang buhay niyo because of your righteousness. No. Sabi ng Panginoon, it is not because of your righteousness, it is because of my righteousness. It is not about you are good, but because I am good. Ganun ang ibig sabihin niya.
Kasi maraming mga tao, pag bine-bless na sila, marami nang na-achieve sa buhay, anong laging dialogue nila? I deserve this. Marami sa ganun na nangyayari. So taking all the credits, I deserve this. Hindi dapat ganyan ang mga lumalabas sa bibig natin. Maraming mga tao ganyan, na-promote, sasabihin, I deserve this, masipag kasi ako. Diba? Sip-sip ka lang. Diba? Pero minsan ganun na nangyayari, I deserve this, I deserve this. Diba? May malaki akong bahay, I deserve this kasi nagsumikap ako. Diba? No. Hindi lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay dahil sa kanya, sa ating kabutihan, sa ating pagtiyaga, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Sa buhay natin, lahat ng yan ay blessing ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Pansinin ito mga kapatid, si King Nabucodonosor, Daniel chapter 4, verse 29 to 30. Minsan siya namamasyal sa hardin, sa bubong ng palasyo, sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Ako ang nagtindig nito upang gawing punong lunsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Sa tinitingnan ni Haring Nabucodonosor, ang kanyang nasasakupan, sabi niya, ang galing ko talaga. Ako ang may gawa nito. Kung bakit makapangyarihan ang Babylonia, kinikilala ng buong mundo, because of me. I deserve this. Yan ang ibig niyang sabihin. Diba, tinanggal niya ang credit sa Diyos, kinuha niya lahat ng credit. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Verse 31 to 32. Hindi pa siya halos natatapos ang pagsasalita. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nabucodonosor, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyang ka sa parang at doon maninirahan. Kasama ng mga hayop, damo ang kakainin mo. Pihong, 7 taong kang mananatili sa gayong kalalagayang hanggang kilalanin mong nasa kapangyarihan ng kataas-asang Diyos ang kaharian ng tao at ito'y maaari niyang ibigay kanino man niya ibig. Sabi nung tinig, mali ka, Nabucodonosor. Yang kaharian mo, bigayan ng Diyos sa'yo. Ngayon, dahil kinikilala mong ikaw ang makapangyarihan, sabi niya, tatanggalin yan sa'yo. Para malaman mo na ang kapangyarihan, ang karangalan, ang kaharian nagmumula sa Diyos natin sa langit. So ikaw ay ipagtatabuyan, mamumuhay kang parang hayop, babalik ka lang sa kaharian mo at sa hustong katinuan kung kikilalanin mo ang bagay na ito. That you don't deserve this dahil ito'y blessing lang ng Diyos sa iyong buhay. Kaya halimbawa na-promote kayo, sabihin nyo, hindi ko deserve to Lord, blessing nyo ito. Dapat ganon. Binigyan ka malaking bahay, you don't deserve that. Mabuti lang talaga ang Diyos sa'yo. Kaya ka binless ng ganyang mga bagay. Kung anong mang meron tayo, blessing ng Diyos yun. Not because we are good, but because our God is good. Yan ang dapat nating maunawaan. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So bakit may wealth ka? Bakit may pera ka? Not because you are good, not because you are righteous, but because God is good to you. He gave you the ability to produce wealth. Siyang may kagagawa ng lahat ng bagay na ito sa ating pong mga buhay. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Santiago 1:17, bawat kaloob na mabuti at ganap, buhat sa langit, mula sa Ama. So we don't deserve anything in this world. Actually, what we deserve is hell because we are all sinners. Diba? Pero dahil mabuti ang Diyos natin, hinango tayo sa kaparusahan at meron pang bonus, blessings. Diba? Mga material blessings sa buhay natin. Tandaan niyo ito mga kapatid. Kung ang blessing ng Diyos sa buhay natin na ito, ang basehan is righteousness, eh pinakakawawa tayong lahat. Because no one is righteous. Romans 3:10, at is it written, there is none righteous. No, not one. Walang sino mang matuwid sa atin. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, huwag niyong iisipin na dahil kayo ay pinagpapala is because of your righteousness. Walang righteous sa atin. So hindi tayo i-bless sa ganyang mga bagay. Diba? Hindi natin deserve yon. Blessing yan ng Panginoon. Para lang yung beauty pageant. Diba? Si Miss Gloria Diaz, tinanong siya nung manalo siya ng pageant, diba? Sa Miss Universe. Sabi niya, paano ba manalo ng Miss Universe? Sabi niya, alam nyo, swertihan lang naman yan. Diba? Pag nagustuhan ka ng judge, ano, mananalo ka. Ano?
Hindi porke nanalo ka, ikaw ang pinakamaganda, ikaw ang pinakamatalino, ikaw ang pinaka-sexy. Eh lahat naman ang sumasali doon, sabi niya, sexy, maganda. Diba? Pambato ng lahat. Eh bakit nananalo? Eh syempre, nagustuhan ng judge. Ang kailangan mo lang gawin, rumampa ka. Pag ikaw ay nagustuhan ng judge, ikaw ang mananalo. Ganun lang naman ang ibig sabihin. In other words, hindi nila pwedeng sabihin, I deserve this award because I am beautiful. I am the sexiest woman of this world. Diba? Hindi ganun. Ikaw lang ang napusuan. Diba? Ikaw lang nagustuhan ng judges. Ganun ang ibig sabihin. Ephesians 2:8 and 9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Hindi ito dahil sa inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmapuri ang sinuman. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Diba? Pumunta kayo ng langit. Oh, napunta ako ng langit. Kasi ang dami kong charity works na ginagawa sa lupa. Eh. Ang dami kong ginawang kabutihan. Ang dami kong tinaluhang gawain. Kaya napunta ako ng langit. Hindi ganun. Hindi tayo pupunta ng langit dahil sa ganun mga bagay. We don't deserve heaven. Diba? What we deserve is hell. Dahil sa kasalanan natin. Yun ay blessing ng Diyos. Because of His mercy, His goodness, and His love, and His grace, nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kawikan 3:28. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sabihin bumalik at bukas, ibibigay. Huwag ipagpabukas yung kayang gawin. Sa lahat ng bagay, ha? Ilagay natin sa general. Ano po? Lahat ng bagay na kaya niyong gawin ngayon, gawin niyo na. Huwag nyo na ipagpapabukas. Yung magandang bagay na gusto mong gawin ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpapamamaya, ipagpapabukas, ipagpapamakalawa, next week, next month. Yung kayang gawin ngayon, gawin na. Diba sabi dito sa konteksto natin, may lumalapit sa'yo, may nangangailangan ng tulong. Meron ka namang kayang itulong sa kaya ngayon, eh bakit mo pa ipagpapabukas? Bakit mo pa ipagpapamamaya? Eh kailangan mo nang gawin ngayon. Alam nyo ang tawag doon? Delaying tactic. Come back tomorrow. Eh, syempre nga naman, pag bumalik ka bukas, gabi na ngayon, eh, bawal maglabas ng pera. Ano? Eh, syempre, yung tao, dahil kailangan niya, manghihiram na sa iba. Eh, hindi na nga naman siya babalik sa'yo, nakahiram na sa iba. Eh, bakit pa siya babalik? Eh, hindi na yung tactic. Para nga naman, mautak yung mga hinihingan ngayon, eh. Ano? Ganun na nangyayari sa kanila. So, sabi niya, huwag ganun. Yung kaya mong ibigay at itulong ngayon, gawin mo na. Huwag mo na ipagpabukas yon. Huwag mo sasabihin sa isang may sakit na, uy, next month nga pala, dadalawin kita ha. Huwag ka nang dumalaw, kasi next month, it's either dalawa lang yon. Magaling na siya, o nailibing na siya. Dalawa lang naman ang pwede mangyari sa may sakit. Ano, gumaling or mamatay. So kung next month ka pa dadalaw, huwag ka na lang dumalaw. Kasi baka magaling na yun, nananakbo na yun. Ano? Ganun lang naman ang ibig sabihin. Kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Ganun ang point natin mga kabadid. Diba? Ganun ang kailangan ginagawa natin. May nanghihingi, may nanghihiram, meron ka nang hinihingi, meron ka nung hinihiram niya, ba't mo ba ipagpapabukas yun? Gawin mo na ngayon. Vice versa ha. Kung ikaw naman ang nanghihiram, ikaw naman ang nangungutang, diba? Eh huwag mo na ipagpabukas yung pagbabayad. Yung kaya mong bayaran ngayon, bayaran mo na. Kasi yung mga nangungutang minsan, nangihiram, ganyan. Diba? Next week na kita babayaran na, medyo nagipit ulit. Pagdating ng next week, anong sasabihin yan? Ay, yung next week, di nauubos yun eh. Next week ulit ah. Ano, medyo kinapos ulit. Ano? Pagdating ng next week, anong sasabihin ulit? Next week. Oh, ganun, minsan sa tindahan, ganyan yung mga nangungutang eh. Siguro kayo, na-experience yun to ha, yung nangungutang sa tindahan. Mangungutang ngayon, mangungutang, tapos biglang, oh, magkano ang utang ko sa tindahan? Babayaran nyo, tuwan-tuwa yung may tindahan. Kinuwenta lahat. Oh, bayad. Oh, tapos, binigyan pa ng sukli. Oh, pagkabigin ng sukli, pakuha nga ulit ng ano. May sukli, mangungutang ulit. Di ba? Kaya lang yung minsan ganito ang problema. Yung mga mababait, nagiging masama. Yung mapagbigay, nagiging maramot. Kasi dinadala natin. Dahil tayo mismo ang naggagawa ng masama sa kanila. Diba ganun na nangyayari? Yung mabait tuloy, hindi na nagiging mabait. Yung mapagbigay, hindi na magbibigay.
Kasi lagi mong pinapaasal, ang dami na nga ng utang sa kanya, laging ganun ang dialogue. E di syempre, pag pumunta ka ngayon, ang sasabihin mo, pautang, babayaran kita next week, wala palang mang padala si ano, si mister, wala palang sweldo, ganyan-ganyan, medyo ginipit kami. O ang ending niya, hindi na rin siya magpapautang. Bakit? Hindi na rin siya magbibigay. Kasi marami ng ganyang narinig. Diba? Na kapag may kaya namang magbayad, eh hindi naman nagbabayad. Ganun na nangyayari. Kaya kayo pag nangutang, pag sinabi niyong babayaran ko kayo next week, gawin niyo yun. Huwag niyong dalain ang tao, diba, sa kanilang kabutihan. Kaya yung tao, pag ganyan ang nangyayari, mabait kang mangungutang, abait, lagi yung magpapautang, lagi yung magbibigay, lagi yung magpapahiram. Hindi yan magsasabi ng, bumalik ka na lang bukas, bumalik ka na lang next week, bumalik ka na lang next month, wala akong pera ngayon. Kahit meron siya. Ganun na nangyayari sa kanila. Ganun ang dapat natin maunawa. Tsaka isa pa mga kapatid, hindi naman natin hawak ang bukas. Huwag niyo ipangako yun. Yung mga nagpapautang at mangungutang, huwag niyo ipangako ang bukas. Huwag niyo ipangako ang next week, next month. Kasi walang katiyakan yun. Gusto nating dumating pa tayo sa bukas, pero walang katiyakan kasama pa tayo sa bukas. Ganun ang kailangan maunawa. Kaya sabi ng Bible, Santiago 4, 13-15, pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi ngayon o bukas, pupunta kami sa ganto at gayong bayan, isang taong kami titigil doon. Mga ngalakal, kikita ng malaki, ni hindi ninyo alam kung ano mangyari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon, nabubuhay pa kami, gagawin namin ito, iyon. Kaya pag nangungutang kayo, ang dialogue nyo gano'n, pautang, babayaran kita next week kung loloobin ng Diyos. Eh, parang yung tao tuloy, medyo magbubunod. Diba? Kesa naman sabihin mo na, pautang, babayaran kita pag nakaluwag-luwag. Alam niyo nang mahirap pautangin yung pag nakaluwag-luwag, magbabayad. Kasi never tayong lumuwag. Diba? Pag may nangungutang sa inyo, sasabihin, babayaran kita pag nakaluwag-luwag, naku po, huwag ka na umasa. Pero yung magsasabi sa'yo, pautang, babayaran kita kung loloobin ng Diyos next week. Ayan ang mga masasarap pautangin. Ano? Dahil, alam ka namang gamitin pa niya ang pangalan ng Diyos dahil lang sa pagsisinungaling. Di ba? Yan ang pinakamagagandang dialogue. Kaya practicein natin yan palagi. Ang dialogue natin ay, huwag ipangako ang bukas. Lagi ibigay natin sa kamay ng Diyos. Sabihin natin palagi, kung loloobin ng Diyos. Yan ang pinakamaganda mga kapatid. Proverbs 20 verse 19, do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord and He will deliver you. Proverbs 24, 29, do not say, I'll do to them as they have done to me. I pay them back for what they did. Naging dialogue na ba ninyo yan? May gumawa ng masama sa'yo, sasabihin mo, babawi ako, gagantihan kita, may araw ka rin sa akin. Diba? Tinitiyak ko sa'yo, akin ang huling halakhak. Ayun, ganyan mga dialogue ng tao eh. Kasi gusto nating laging gumanti, makabawi, makatabla. Yan yung mga words of revenge. I pay you back for this wrong. Ayaw na ayaw pala ng Diyos yun. Huwag dapat lumalabas sa bibig natin yung ganyang mga paghihiganti. Hindi ka pa gumaganti, nasa bibig pa lang, gumaganti ka na. Ayaw yan ng Panginoon. Ayaw niyang naririnig sa atin. Kaya sabi niya sa kanyang katuruan, sa Matthew 5:38-39, narinig niyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ngunit kayo sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, hiharap mo ba ang sa kanya ang kabila? Huwag naman yung gawing literal. Ano? Baka naman next week ay magang-maga ang mga pisngi nyo, kakapasampal. Ano? Ano? Ang ibig lang sabihin ng Panginoon dito, huwag kayong gumanti. Huwag kayong lumaban. Ganun lang ang ibig niyang sabihin. May gumawa ng masama sa'yo, manahimik ka na lang, bayaan mo siya. Oh, bakit ayaw na ayaw ng Diyos sa tayo gumaganti? Alam mo, napakagaling ng Diyos eh. Sabi niya sa Romans 12:17, 19, and 21, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo yan sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Bakit ayaw tayong gumanti ng Panginoon? Kasi sabi niya, ako ang gaganti. Ngayon, kung gumanti ka na, hindi mo nakakampi ang Diyos, kalaban mo na rin siya. Hindi niya ibig sabihin mga kabadid. Pero may gumawa ng masama sa'yo, hindi ka gumanti, kakampi mo ang Diyos. Siya ang magtatanggol sa'yo. May gumawa ng masama sa'yo, ginantihan mo, pareho na lang kayong kalaban ng Diyos. Pangalawa,
Ginawa ka ng masama, ginawa mo siya ng masama. Anong tawag doon? Tabla na kayo. Pag tabla na kayo, ibig sabihin, pareho na kayo. Kanina, siya lang ang masama. E, gumanti ka na rin. Masama ka na rin. Nakita niyo mga kapatid ang karunungan ng Diyos. Kaya napakahalaga na maintindihan natin yung katotohanan na hindi dapat lumalabas sa bibig natin yung gaganti ako, babawi ako. O, wag ganyan. Kasi pag nakabawi ka, tumabla ka, pareho na kayo. Pareho na rin kayong gagandihan ng Panginoon. Ecclesiastes 7 verse 10. Do not say, why were the old days better than this? For it is not wise to ask such questions. Comparing yesterday and today, madalas yan. Lagi nasabihin ng tao, mas mabuti pa noong araw kaysa ngayon. Vice versa. Sasabihin ng iba, mas mabuti ngayon kaysa noon. Ganun lang naman ang dialogue ng tao. Panahon pa ni Haring Solomon, pinagkukumpara na yung yesterday and today. Eh. Laging ganun ang ginagawa nila. Ano po? Halimbawa, sasabihin ng iba, alam mo, mas mabuti pa noon. Kasi, mura ang gasolina. Eh ngayon, ang mahal-mahal ng gasolina. Babawi naman ng isa, sabihin, hindi, mas maganda ngayon. Kasi noon, mura nga ang gasolina, wala ka namang gagasolinahan. Eh ngayon, at least kahit mahal ang gasolina, meron akong sasakyan. No? Diba? Ganun ang point mga kabatid. Pareho lang. Pareho may puntos, pareho may good. Ganun ang point natin. Merong disadvantages and advantages. So depende kung paano natin titignan ang ganitong mga katotohanan. Kapag ang mga may edad ang tinanong mo, ang sasabihin niyan, syempre mas maganda yung noon kasi nabuhay sila noon. Masarap na naman talaga doon sa mga nabuhay noon. Gustong-gusto nila yung kaysa ngayon na puro ingay, puro kung ano-ano. Pero pag tinanong mo yung ngayon, yung mga kabataan ngayon, tas kwentohan mo sila sa nakaraan, abay ayaw nila yun. Mas gusto nila yung ngayon. Subukan mong dalhin ang isang kabataan sa noon, mababaliw yun. Walang internet. Kaya walang K-drama, ano, walang social media, mababaliw yun. Dalhin mo lang isang kabataan sa isang gubat na walang signal, naku po, di ba, natataranta na yan eh. Iba na ang ugali, pa, ganyan na yan. Isang buong tao mo pang dalhin sa ganung lugar, talaga mababaliw yun. Kasi ganun ang point natin mga kapatid, magkaiba talaga yan. Diba? Pero pareho yung mabuti, pareho yung maganda. Ang panganib ng pagkukumpara ng noot ngayon, you may be blind for today's blessings and you will become unhappy. Nanineglect natin yung pinakamagagandang blessing of today kasi wala na tayong inatupag kundi pagkumparahin yung noon at ngayon. Yung mga Israelita, naalala nyo? Nung naroon sila sa Egypt, reklamo sila ng reklamo. Sabi nyo, nahirapan na po kami, nahirapan na po kami. Kasi pinapatay sila roon, pinaparusahan sila roon. Nung ialis sila ng Diyos, dinira sa ilang, maglalakad at pupunta ng promised land, anong reklamo nila? Naku, nagugutom tayo dito. Mas masarap pa sa Egypt. Babalik na kami sa Egypt. Nakalimutan nila na nasa Egypt sila, alipin sila roon. Pinaparusahan sila. Di ba? Na alala lang nila, dito nagugutom tayo, at least doon busog tayo kahit pinapahirapan tayo. Na-neglect nila yung blessing of freedom. Malaya sila. Di ba? Malaya na sila sa captivity. Na-neglect nila yung blessing of today because of comparing it to yesterday. Ganun na nangyari sa ating mga kapatid. Kaya pag tinignan natin, maraming mga, alam sa medicine, siyempre sa medicine, maganda yung noon dahil noon, wala namang masyadong mga sakit. Di ba? Pero hindi progresibo ang medisina. Di ba? Ngayon naman, ang daming sakit, pero at least kaya namang gamutin dahil masyado namang moderno na ang ating medisina. Di ba? Pareho merong puntos. Ganun ang point natin. Sa information, di ba? Sa information, pag tinignan natin, maganda ang improvement ngayon. Noon kasi may cassette tape ka o kaya bumibili ng Walkman, di ba? Tapos meron kang isang bala ng tape, di ba? Baligtaran nyo, kinakausap mo mag-isa. Talaga namang uubusin mo yun para ipadala sa asawa mo nasa abroad eh. Tapos yung asawa mo pagrating doon, pakikinggan niya. Di ba? Ganun ang nangyayari. Tapos telegrama noon, well, sasabihin mo, anak, uwi ka. May sakit nanay. Pagdating sa iyo, umuwi ka, nilibing ng nanay. Sa sobrang tagal. Eh ngayon,
mag-bijol ka lang, yung mga nasa malayo, parang nasa malapit din. Tayo, di ba? Mga nakakapanood sa live natin sa mga taga-ibang lugar, especially mga kapatid natin sa ibang bansa, parang nasa Cardona na rin sila. Kasi nakakasama natin sila. Iba na. Di ba? Nag-iiba sila. Ganun ang point natin, mga kapatid. Noon, kapag pag ikaw ay kulot, mamamatay ka ng kulot. At least ngayon, pwedeng ipaunad yan. Pwedeng ipa-relax ang mga buhok natin. So, mga kapatid, tatandaan natin, sa mga anak ng Diyos, hindi bagay yung dialogue na mas mabuti noon kaysa ngayon o mas mabuti yung ngayon kaysa noon. Dahil sa mga anak ng Diyos, araw-araw ay mabuti. Dahil walang ginawang masamang araw ang Diyos, lahat ng ginawa niyang araw sa buhay natin ay mabuti. Yung noon, yung ngayon, pareho yung mabuti. Panginoon, salamat po sa inyo pong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Ang prayer po namin this morning, turuan niyo po kaming magsalita. Turuan niyo po kaming maglabas ng mga magagandang salita sa aming po mga bibig. Tulungan niyo po kaming mag-isip ng doble bago po kami magbukas ng aming pong bibig upang sa gayong Panginoon yung nakakabuti, nakakatulong sa aming buhay at sa mga makaririnig ang lalabas lamang po sa aming pong mga bibig. Kung merong mga kalabisan sa aming mga pagsasalita, patawarin niyo po kami at patuloy nawa na magkaroon ng pagbabago ang aming pong way of talking, Panginoon, lalo na po, Panginoon, sa pakikipag-usap namin sa mga tao sa aming kapaligiran. Yung mga salita na hindi dapat lalabas sa bibig namin, nawa po, Panginoon, na hindi ito lumabas, kundi yung mga bagay lang na mabubuti para po makatulong sa mga nakaririnig. Muli po, Panginoon, pagpalain po ninyong bawat isa sa amin, and through our words, maging blessing po kami sa aming po mga makakausap. In Jesus' mighty name, amen.